So this is the 2022 Hilux 2.4G na recently mayroong mga bagong updates na nilabas para sa modelo na to. Share ko sa link down below or makita nyo rito sa somewhere within the screen kung nasan yung full link ng video na yon. And sa video na to, gusto kong pag-usapan yung mga napansin kong nagustuhan ko and syempre yung mga napansin kong hindi ko masyado gusto regarding sa 2022 Hilux 2.4G. Konting disclaimer before magsimula ang video. So, meron ng konting mga setup na didagdag dito sa pangunan ng mga busina. Meron tong apat na Bosch Euro pa. Then, yung tint na ito, syempre dahil nasa Pilipinas tayo, pinalagyan na rin ng nano ceramic tint para hindi naman ganun kahirap ang aircon sa pagpapalibig ng loob. And lastly, ang last upgrade na nilagay dito is yung bull bar. Kasi at the end of the day, this is a workman's pickup truck. Kumbaga, hindi siya yung 4x4 na pang lifestyle. Ito talaga yung pickup truck na ginagamit ng mga everyday Joes, kumbaga, na merong mga pinanghakot, mga bagay na dinadala sa mga probinsya na kailangan ng mahabang bed tulad ng sa pickup truck na ma-offer ng Hilux. So for the things na gusto kong banggitin na I like and not so I like, unahin muna natin siguro yung mga things na hindi ko masyado nagustuhan. Number one for the things na hindi ko nagustuhan is yung too much chrome. At least sa harap, maganda kasing ginawa nila, talagang parang pangharabas ang datingan niya. Wala masyadong chrome bits and pieces dito. Kaya alatang ang gusto niyang pormahan ay pang rugged, pang baldaguran kumbaga. Pero pagdating kasi sa sides, ang napansin kong dalawang bagay na hindi ko masyado nagustuhan regarding chrome is yung una, yung side mirror. And syempre, itong mother handles. Mas maganda sana yan kung naka-blacked out or at the very least body color. Last but not the least na chrome na nakita ko na hindi ko masyado gusto is etong bukasan ng bed liner. Para kasing common touch points tong mga to, sana hindi sila naka-chrome kasi parang wala lang, hindi ko gusto, hindi ko lang trip kasi nga parang nag-deviate siya dun sa gusto ng gusto niyang i-project na pang harabas or pang bardagulan nga na sasakyan. For the second thing na hindi ko masyado nagustuhan is etong antenna. Hindi ko abot, masyado siya mataas. Pero hindi ko talaga nagustuhan yung implementation nitong antenna na to kasi ewan ko lang, parang it's out of place. Hindi ko alam kung anong magandang implementation nito pero sa tingin ko, mas malinis sana itong tignan to kung wala siyang antenna talaga. Baka pwedeng ginawa siguro na naka-shark's fin antenna to tulad ng sa Innova pero hindi ko talaga trip yung antenna nito. Kaya as much as possible, parang low profile lang. Tama yung itsura ng antenna, nakababa siya kasi para hindi masyado siguro pantanggal or anti-forma. For the last thing na hindi ko nagustuhan dito sa Hilux, kailangan natin pumasok sa loob para makita natin yun. So, itong bagong labas na Hilux, ang kagandahan dito, so magandang infotainment system niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. And meron siyang, hindi natin obas, so meron na ng rear sensor and backup camera. Pero ang napansin ko sa backup camera niya, yung guidelines ni umaandar. Wala siyang guidelines in short, nakadiretso lang siya. Unlike yung sa iba kasi, yung guidelines nito nakatulong pag niliko mo yung manibela, merong gumagalaw na guideline. So maliit na bagay pero parang na-defeat kasi yung purpose nung backup sensor niya, backup camera kung wala rin naman siyang guidelines. Now for the things na nagustuhan ko naman dito sa Hilux 2.4G, number one is yung implementation ng kanyang bed. Meron ng tailgate assist, yun yung number one kasi nga ito ay every month's Hilux or a working month's pickup truck. Malaking tulong na meron ng tailgate assist yung kanyang tailgate. Kaya magaang na siya kahit siguro yung mga babae or bata kayang buhatin na to isara or ipukas.
Then together with it, syempre, yung implementation niya ng bed liner. Alam naman ng Toyota na gagamitin ito ng mga tao na pangharabas, panghakot na magamit. So maganda na sinama na nila yung tailgate dito sa 2.4G na Hilux. For the second thing na nagustuhan ko sa Hilux 2.4G, kailangan kong isara muna itong tailgate para mapakita na meron na siyang backup camera. Malaking tulong yan tulad nung sinabi ko kanina. And yung rear parking sensors. Sobrang haba kasi na itong Hilux na to, kaya napakalaking tulong pag umaatras ka, pag nagpa-park, na meron kang boot, backup camera, and rear parking sensors, kasi iba pa rin talaga yung binibigay ng security or safety nang meron kang boot, backup camera para nakita mo kung tatama ka na sa likod mo, kasi nga sobrang haba nito, and rear parking sensor kasi baka meron ka namang bagay na hindi nakita. Kaya nandyan yung rear parking sensor para sabihin ka, tutunog yun, kung malapit na ba ikaw bumangga or hindi. Now for the last one na nagustuhan ko rin dito sa Hilux, is yung kanyang class leading 280mm ground clearance. Ito ang standard size na basketball ball. Pag shoot man dyan, umabot siya hanggang ilalim, wala siyang tinatamaan. Well, tumama siya sa gagulo. Yan, no ba siya? Ganong kataas tong ground clearance na ito, na pwedeng gamitin para sa mga lubak at syempre yung mga medyo off-roady roads sa mga provinces, kasi nga pwede siyang panghakot sa mga papuntang probinsya, papuntang farms, papuntang construction. Kaya kahit anong lubak, kahit anong klaseng mga humps, walang problema with its class leading 280mm of ground clearance. Now for the bonus round, ito yung gray area. Hindi ko siya gusto, pero hindi ko rin naman siya hate. Ang number one siguro na gray area na I think sa akin, para sa akin at least, acceptable, number one is yung kanyang mga ilaw. At least for this model, ang alam kong naka-LED lang is itong fog lamps. Pero everything else, from the headlight, dito syempre sa signal light, and even kahit yung mga ilaw niya sa likod, lahat yan hindi pa LED, lahat yan halogen pa. So, di naman siya malaking problema para sa akin, kasi nga, maliit na bagay yan, Diyos ko, LED. Merong mga factory na ilaw na tumatagal, yung akin, Innova ko and Vios. 6 and 7 years old na sila respectively. Okay pa naman yung ilaw nila. So kung gawang Toyota naman yung ilaw, I don't see any problem na mapupundi agad itong mga to kahit hindi sila LED pa. Second thing na gray area na sa akin acceptable pero sa iba ito yung nireklamo nila tungkol sa Hilux is yung matagtag or matigas din na suspensions niya. Gaya ng sabi ko kanina, this is a pickup truck for the masses or pickup truck for the working Joes, kumbaga. Kaya kung matigas ang suspension mo, ibig sabihin nun mas matibay yun at mas malaki yung payload na kaya mong gawin at pwede mong ilagay dito sa bed liner niya, sa bed niya. Kaya sa akin kahit matagtag to, matagtag siya for a reason, kasi nga yung tibay and yung kanyang payload capacity naman ang kumbaga sinusupplement nun or kinocomplement, whatever yung tamang word doon. Pero para sa akin, yung stiffness ng kanyang suspension, sakto lang naman siya kasi binili mo tong pickup truck na to para magkarga na magamit ito sa pickup bed mo. Third thing na sa akin acceptable lang rin naman is yung kanyang cloth seats sa loob. Unlike yung ibang variants, I think kahit yung Conquest hindi pa naka-leather seats, ito naka-cloth seat din siya. Sa akin, okay lang naman siya kasi nga, this is a worker's pickup truck or yung pangharabas nga. So, yes, hindi siya plush, hindi siya socialing tingnan. Even yung soft-padded materials, well, soft-padded lang to, hindi to leather. Sa akin, I think okay lang naman siya kasi expect na gagamitin to for work and not for fun, not for play. Kung gusto mo ng social na pickup truck, then this is not the right one for you.
Last but not the least siguro na gray area and acceptable siya para sa akin is yung dami ng kanyang blank buttons. Nireklamo ko to sa ibang mga Toyota vehicles, lalo yung mga top of the line, well, supposedly top of the line. Pero at least for 2.4G na Hilux, akin okay lang naman to kasi alam ko naman na hindi siyang top of the line. We still have the Conquest and GRS ng Hilux. So, yung iba siguro madidisturb sa dami ng blank buttons dito. Pero I think I can live with this naman. So, yun ang listahan ko ng mga the goods, the bads, and the not so uglies. Overall, for its price point, it's very competitive naman. And syempre, dahil ito ay Toyota Hilux, alam nyo na kung anong quality ang makuha nyo. So that's it for this video. I hope you like it. And if you do, please consider a like, share, and subscribe. Maliit na bagay yan para sa inyo, pero malaking tulong yan para lumago ang channel na to. This is Kai, your driver, but not so sweet lover, na nagsabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.